Balik telebisyon na ang anak ni Waray versus anak ni Biday. Kumusta hunta ang usa sa mga cast ni ini? We have this morning Kapuso artist Ralph Noriega. Mayong buntag, Ralph. So happy you're back here sa GMA Regional TV Live. Hi, Ms. Cecil. Mayong buntag po. Maraming salamat po sa invitation ulit dahil alam ko naman nung last interview natin. Na-miss nyo ako, Ms. Cecil, kaya nyo ako pinabalik dito. Oo naman, na-miss ka namin, Ralph. And gusto ka namin kumustahin. Kumusta ka na? What have you been busy with these days? Ngayon, nag-home workout na tayo kasi may pinaghahandaan tayong bago ngayon. Na hopefully, mangyari na ulit. Pag-usapan natin ngayon ang love month kasi February pa naman ngayon and birth month mo pa naman ngayong buwan na ito. Miss. Kumusta ang estado ng puso mo ngayon, Ralph? Actually, Miss Cecil, kahit naman hindi love month, every month of the year, napakasaya ng puso ko. Kasi Miss Cecil, maraming nagmamahal sa akin. Nafe-feel mo yung sa'yo and at the same time yung mga sumusuport sa'yo kapag hindi mo sila nakikita kasi alam mo yun yung pangangamusta nila, so mas nafe-feel ko yung love. Isa ba sa nagpapasaya ng puso mo ngayon ang girlfriend mo, Ralph? Ay, sobra-sobra, Miss Cecil. Hay nako, sobrang saya talaga kasi kahit hindi February, mararamdaman mo talagang nagmamahalan. Magti-3 years na kami, Miss Cecil, ngayong 2021. So, ayun, nafe-feel ko naman, kahit hindi February, hindi love month. Every month, as in, may love talaga. Let's talk about your 2021 plans and priorities. Ano ba itong mga projects yung pinaghahandaan mo na ngayon pa lang? May pinaghahandaan tayo. At ako ngayon dahil, syempre, nag-pandemic tayo, so medyo lumaki tayo ng konti. So ngayon, nagbabawas ako ng timbang dahil kailangan ko maging physically fit for a new project na darating. And kailangan ko siyang paghandaan, kailangan maganda ang pangangatawan natin. So ang plano naman ngayong 2021 is gusto kong bumalik sa work. Gusto kong maging workaholic ngayong 2021. Namiss ko tong first love ko, which is Umarte. Oo nga, very exciting itong pagbabalik trabaho mo. And of course, yung new episodes nyo sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ano-ano na yung mga aabangan ng mga viewers natin? Siguro abangan na lang yung mga susunod na episode kasi grabe talaga. As in, grabe yung mga inihanda ng mga cast and crew dito sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday dahil mabibigat na eksena na ang masasabi ko lang is nagkakaalaman na dito sa susunod na mangyayari dito sa Anak ni Waray versus Anak ni Dapat abangan nyo yan dahil alam ko, sigurado ako na miss nyo yan. And of course, Ralph, ang dami mo nang nagawang projects dito sa GMA Network. Pero what makes this show, itong Anak ni Waray versus Anak ni Biday, very memorable for you? Memorable to sa akin, Miss Cecil, kasi itong mga nakatrabaho, kaibigan ko na talaga before ko pa sila makatrabaho dito sa show na to. Like si yung best friend ko, si Migo Adesair, and si ate, si Barbie din, and si Kate. Mga kaibigan ko na po yan before na mag-Erica dito sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. So very comfortable na ako. Please thank and invite our viewers na abangan ang mga bagong episodes ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ayun, mga kapuso natin dyan. Hello po sa inyo. Ayan, in-invite po kayo manood ng Anak ni Waray versus Biday. And guys, dahil love month ngayon, magmahalan lang tayo. Kasi nga, diba, sa magmahalan tayo, may GMA doon. So guys, magmahalan tayo. Thank you for that message, Ralph. And thank you for joining us this morning. Thank you, Ms. Cecil. Thank you so much for having me.